Magandang buhay at welcome sa kusina ni Dante B. Today's recipe ay tamang-tama to sa kahit na anong okasyon. Magluluto tayo ng pork belly roll or lechon belly. Kailangan natin ng pork belly, ginger, garlic, onion, spring onion, green chili, lemongrass, lemon extract, vinegar, soy sauce, liquid seasoning, salt, black pepper powder, cooking oil, at water. Umpisan muna natin sa paghalo ng ating pang-marinate sa ating pork belly. Yung ating ginger, hiniwa po natin yan sa maliliit na strips. Tapos yung ating bawang, pinitpit natin, tapos hiniwa natin into coarsely. Huwag masyadong pino kasi tatanggalin natin yan pagkatapos nating marinate. Tapos yung ating lemongrass, pinitpit natin at hiniwa natin yan into 2 inches long. Tapos nilagay na rin natin yung ating lemon extract at yung ating vinegar. Haluin lang natin para mag-combine yung lasa at aroma ng ating mga ingredient. Tapos itatabi lang muna natin to. Set aside muna natin. Tapos ihanda na natin yung ating pork belly. Yung ating pork belly approximately mga nasa 4.5 kilos to. So gagawin muna lang dito ay hihiwaan natin ng manipis yung bandang laman. Yung purpose niyan ay para pag marinate natin mamaya, sigurado talaga natin na magpipenetrate yung ating mga seasoning dun sa laman ng ating pork belly. At yan yung bakit na iiba yung ating lechon belly sa normal na lechon belly. Kasi gagawin natin dito ay imamarinate talaga natin. Tapos pag okay na, sprinkle tayo ng salt or magdadust tayo ng salt. Tapos imamassage natin doon sa ating pork belly, sa ating karne. Yung purpose na minamassage natin ay para ma-dissolve yung asin, tapos magpipenetrate doon sa laman ng ating karne. And make sure pati yung mga gilid dapat minamassage natin para talagang pasok na pasok yung lasa ng ating mga seasoning. Tapos dust na rin tayo ng black pepper powder. I do recommend na black pepper powder lang yung gagamitin natin kasi para talaga magpipenetrate yung black pepper doon sa laman ng ating pork belly. Massage din natin. Make sure na pantay yung pagkaka-apply natin ng ating salt at saka ng ating black pepper. Tapos balik tayo natin, doon naman tayo sa skin side. Lagay din tayo, apply din tayo ng salt. Tapos, irarab natin doon sa balat ng ating pork belly. Tapos, lagay na rin tayo ng black pepper powder. Same procedure, same ingredients yung ginawa natin doon sa ating meat side. So, rub din natin yung ating black pepper. Make sure na pantay-pantay yung pagkakalagay. Tapos pag okay na, susunod na natin yung ating ginawa kaninang marination. Ito yung lemongrass, yung luya, yung bawang, lemon extract at saka yung suka. Gagawin natin dyan, i-massage natin, i-apply natin dyan sa ating pork belly. Unahin muna natin yung sa ating skin side. Ito yung sinasabi ko kung bakit special yung ating pork belly dahil talagang pasok na pasok yung ating marination dahil imamarinate muna natin to. Yung iba kasi dyan ay lalagyan lang na salt, black pepper, tapos iro-roll na tapos lalagay na sa bake. Ito talagang imamarinate talaga natin. Talagang sinisigurado natin na papasok talaga yung ating seasoning dun sa laman ng ating karne. Thank you.
make sure na talagang imamassage natin at least mga 5 minutes nating gagawin to para talagang pasok na pasok yung ating marination. Tapos yung gagawin natin dito ay babalutan natin ng cling film. Ngayon kung may malaki kayong mga food keeper dyan, ilipat nyo sa food keeper kasama yung ating marination. Pwede rin yun, takpan nyo na maigi. Tapos ipasok nyo muna sa inyong refrigerator or sa inyong chiller. So since nasa marinating tray tayo, gagawin ko rito ay babalutan ko lang siya ng cling film. Tapos ipapasok natin sa ating ref for at least 2 hours. Ngayon mas maganda to kung i-overnight nyo. Talagang walang duda, talagang pasok na pasok yung marination. So pasok natin sa ref for at least 2 hours. Then after 2 hours, gagawin natin, tatanggalin lang natin yung ating cling film na binalot. Tapos yung nakikita nyong pang-marinate natin kanina, yung lemongrass, yung ating bawang at saka yung luya, itatabi lang natin yan. May purpose yan, may gagawin tayo dyan. Malaki yung contribution niyan sa ating lechon belly dahil isa yan sa magpapasarap ng ating lechon. Itatabi lang natin. So make sure na nasusundan nyo yung ating proseso, yung ating procedure. Napakadali lang po to. Pero napakasarap ng ating lechon belly recipe. So itatabi lang natin yung ating ginger, lemongrass at saka yung garlic na pinang-marinate natin kanina. Tapos yung gagawin natin sa ating belly, gagawin natin dito ay punasan muna natin ng kitchen towel or kung meron kayong disposable kitchen tissue, mas maigi. So punasan muna natin yung skin side para lang mabawasan yung moisture. Tapos pag okay na, gagawin natin dito ay maglalagay tayo ulit ng salt. Konting salt na lang kasi yung nilagay natin kanina bago natin marinate kanina, hindi pa yun enough. So this time ito ngayon ay kasama na talaga siya sa pagbibake. So salt, black pepper, at saka maglalagay na tayo rito ng liquid seasoning. Ito pa yung isa sa mga papasarap ng ating lechon belly. Make sure na may mamassage nyo, irarab nyo ng maigi, pantay-pantay, para talagang well-distributed yung ating seasoning. Ganon din sa skin side. Apply din tayo ng salt, rub natin, at yung isa sa mga purpose ng salt ay talagang nag-absorb kasi yan ng moisture. So, nababawasan niya yung tubig doon na kung anumang meron doon sa karne na ina-applyan mo. Tapos black pepper at saka liquid seasoning. Tapos pagkatapos nyan, yung soy sauce natin ay i-brush natin doon sa ating pork belly. Yung isa sa mga purpose ng soy sauce ay talagang maliban sa magdadagdag lasa, ito rin yung magbibigay ng magandang appearance doon sa effect ng ating lechon pag binibake natin. Ito yung magbibigay ng parang cherry red na kulay doon sa ating lechon lalo na sa balat. So make sure na ibabrush nyo ng maigi, pantay-pantay, tapos pag okay na yung skin side, mas maganda yan pag minamassage. Tapos dito naman tayo sa meat side, ganun din, magbabrush tayo. Isama nyo yung side ng ating pork belly. Tapos make sure yung hiniwaan natin sa pork belly ay talagang ipasok nyo yung brush nyo doon para mag-penetrate yung ating soy sauce. Tapos konting massage. Tapos pag okay na,
ilalagay na natin yung ating palaman. Ito na yung ating red onion na iniwan nating slice. Make sure na maganda yung pagkaka-layer natin. Huwag nyo muna ilahat yung ating sibuyas kasi pang toppings pa natin yan mamaya pag nilagay na natin yung iba pang herbs natin. Tapos yung ating ginger, lagay na rin natin. Yung ating pala nga, yung ating lemongrass pala, hindi yung ginger. Yung ating tanglad. Make sure na pantay siya doon sa dulo, hindi siya lalagpas para maganda yung pasok ng aroma doon. Para magkakaroon siya ng pressure doon sa loob. Tapos yung ating spring onion, latag na rin natin. Tapos naglagay na rin tayo ng green chili. Ngayon optional lang tong sili na to. Ito lang kasi yung sili na to kasi pag na-bake na natin yung ating belly mamaya, parang pickles yan. So sa mga mahilig ng maanghang ay talagang kinakain nila yan. Lalo na ako, talagang gustong-gusto ko yan. Tapos yung ating natitirang onion, nilagay na natin. Ngayon ito na yung pinaka challenging at saka pinaka interesting part ng paggawa ng lechon belly, yung pagtatali. So naglagay muna tayo ng nagputol tayo ng tali. Lagay muna tayo ng tatlo. Gayahin nyo yung technique na to, lalo na pag wala po kayong helper dyan sa inyong kusina, pag naghahanda kayo nito at kayo lang mag-isa. So effective yung ganitong technique. So lagay muna tayo ng tatlong peraso. Actually yung tali na to ay pang baking thread to. So bili lang kayo dyan sa Miniso or sa Daiso na bibili po yan. Mura lang din po yan. Tapos hawakan nyo yung palaman nyo, tapos make sure na hawakan nyo ng maigi, firm, tapos itali nyo. Not necessarily na talagang sobrang higpit. Temporary lang po yung pagkakagawa natin, tapos ibuhol nyo lang para mas madali yan tanggalin mamaya. Tapos dito naman sa dulo. Effective yung ganitong technique pag, lalo na pag wala kang katulong sa pagtatali ng inyong pork belly roll. So, tali mo lang, tapos temporary, ibuhol mo lang muna yung iyong sinulid. Not necessary talaga na sobrang higpit pa kasi may gagawin pa tayo dyan mamaya. Tapos yung bandang dulo naman, itatali din natin ng temporary. Ayan. So far, hindi pa maganda tingnan yung ating pork belly kasi parang hindi pa siya maganda yung pagkakatali. So yung gagawin natin dito, yung palaman natin, make sure na ipupush nyo pa para talagang compress na compress doon sa loob. I-push nyo muna hanggang sa talagang pasok na pasok yung palaman natin sa loob. Habang parang dinadahan-dahan mo nang ini-straight yung inyong pork yempo. Ayan, pag okay na, maglagay tayo ulit ng tali. Umpisahan natin sa dulo. Ito na yung pinaka-todo na. Make sure na hilahin nyo na ng napakalakas kasi ito na yung pinaka-final na tali. Tapos ikot nyo lang yung inyong thread para hindi bumalik. Tapos ilock nyo na yung pagkakatali. Yung kaninang temporary natin, tanggalin nyo sa pagkakabuhol, tapos itodo nyo na. Ayan. So tingnan nyo, napaka-effective ng ating technique sa pagtatali ng ating lechon. So dagdagan pa natin and make sure na yung agwat ng bawat tali ay approximately mga nasa 2 inches to 2.5 lang. Kasi pag medyo mahalayo yung interval,
pag niluto nyo yan, nagiging malambot yung pork belly, chances baka bumiyak at masira yung presentation natin. Tapos yung gagawin natin sa mga sobra nating thread ay puputulin lang natin. Ngayon, okay na yung ating pork belly, natali na natin ng maigi. Talagang sure na to na mahigpit yung pagkakatali natin. Ngayon, gagawin natin, maglagay lang yung ating baking pan, yung ating lemongrass at saka yung ating ginger kanina at saka yung bawang na may lemongrass at saka yung may lemon extract at saka yung vinegar. Nilagay natin dyan tapos dinagdagan natin ng 500 ml na tubig. Tapos lagay na natin yung ating grill screen. Yung ating grill skin ay grill screen natin ay lalagyan natin ng oil. Yung purpose niyan ay para pag nilagay natin yung ating pork belly diyan mamaya at pag inikot natin, hindi nakadikit yung ating pork belly. Tapos yung ating pork belly, ibabrush din natin ng oil. Yung purpose ng oil na yan, yung magbibigay ng magandang effect doon sa balat ng ating pork belly. Yan yung isa sa magpapakrispy. Kasi parang piniprito siya doon sa loob ng oven. And make sure pantay-pantay yung pagkaka-apply nyo ng oil, yung pagkaka-brush nyo ng oil. Ngayon pag okay na, papasok na natin to sa oven kasama yung ating aromatic bat. Ito yung nilagyan natin ng tubig at saka yung lemongrass, ginger, garlic na may lemon extract at saka vinegar. Pinreheat na natin yung ating oven kanina, mga 15 minutes. Make sure na nakapreheat yung oven nyo bago nyo ipasok. Tapos timer tayo ng 2 hours, set nyo sa 320 degrees Celsius. Then after 2 hours, buksan natin. Gagawin natin dito ay iikot lang natin. Para yung nasa bandang baba kanina, lagay nyo sa taas naman para pantay yung pagkakaluto. Tapos, timer ulit tayo ng isang oras. But this time, itataas na natin yung ating temperature to 350 degrees Celsius for another 1 hour. Then after 1 hour, labas muna natin ulit at gagawin natin dito ay mag-a-apply tayo or magbabrush tayo ulit ng cooking oil. Ito na yung final stage natin. So, a-apply tayo ng oil para sigurado nating crisping crispy yung balat ng ating pork belly. Baliktarin nyo para yung sa kabilang side naman, ay ma-applyan natin ng oil. Tapos, yung timer nyo, mag-set kayo ng 1.5 hours, 350 degrees Celsius. Ito na yung pinaka-last na oven natin. 1.5 hours, 350 degrees Celsius. At ito na po yung ating lechon belly. Tingnan nyo naman, itsura pa lang. Talagang red na red, tapos yung tunog pa lang ng ating
balat ng ating lechon ay talagang siguradong crispy. At maganda to pag medyo palalamigin muna natin ng mga 30 minutes or 1 hour bago hiwain, para talagang lalong maging crispy yung balat ng ating pork belly. Pero hindi na ako makakapaghintay, hihiwain na natin to. And make sure na medyo konting ingat lang pag bagong luto yan, kasi merong steam yan at saka medyo mainit yan pag hinawakan. Tingnan nyo naman yung ating meat. Talagang crispy yung balat, pero talagang juicy yung laman ng ating pork belly. Talagang pag ito yung handa mo sa birthday, sa Christmas, sa New Year, talagang pasok na pasok. Talagang nakakatakam. Kung hindi mo afford yung buong lechon, then pork belly, I do really recommend. Sa lahat po na nagkagusto ng ating recipe for today, please like the video. Tapos kung meron kayong comments at suggestions, sulat po sa comment box. At sa mga bago sa ating channel, please don't forget to subscribe. Tapos pindutin yung notification bell para updated kayo sa mga susunod po nating recipe. Tapos follow nyo na rin yung ating kusina sa ating Facebook page. Thank you for watching, at ito ang kusina ni Dan Levy.